Hi guys! Ito na naman ang inyong pag-vlog, MC.TV. Sa ngayon naman guys, ay gagawa tayo ng empanada. At ang palaman naman natin guys ay atay ng manok. So ito siya guys. Pakita ko sa inyo. Yan. Atay siya ng manok. Ha? Niloto ko siya. Ginawa ko siyang igado. Yan. Ang ingredients nun guys ay filling natin ng empanada na atay ng manok, yan, ay liver chicken. Siyempre, meron tayong bawang, onion, luya konti, and bell pepper. Yun ang nilagay natin dyan. So, yung do naman natin, guys, ay ito siya, guys, yan. Ang ingredients naman ng do natin, guys, ay isang itlog, dalawang kutsarang 2 tablespoon sugar and half tablespoon salt, ano siya, iodized salt, and 3/4 cups of oil, kasi wala tayong star margarine, so oil na lang yung ating panghalili. Yan. And mix natin guys, yun, hanggang sa magiging complete, ano na siya, complete shiny na yung ating dough. Ah, meron pa pala guys, isa yung half teaspoon of yeast, yun. So gawin na natin guys. So wala tayong ano guys, rolling pin, ganito yun na lang natin siya, palakparin na lang natin. Tingin nyo na balik, binati nyo ulit, hatakin nyo pa, pagpahaba. Yan, ganyan. Yan. So, lagyan natin ng palaman. Yan. Yan, dami-damihan natin. Para masarap. Na siya guys. Yan. Ayan ang ating empanada. Yan. Gawa ulit tayo. Siyempre guys, sa paggawa ng dough, kailangan natin hintayin din siya na mag-relax ito. Kung pagpatubuin muna natin ang ating dough para maganda at marami tayong magagawa. Sa paggawa pala po guys ng empanada, pwede siyang iba't iba.
ibang uri ng pagluluto. Pwede siyang iprito, pwede mo rin siyang i-bake. Pero sa akin nga mas preferred ko yung i-bake siya. Kasi less mantika siya, less oil. Ayaw ko nang ma-oil na pagkain. Pero it depends sa inyo guys kung anong mas prefer sa inyo, kung ano yung mas masarap para sa inyo na pagluto, sa paraan ng pagluto, luto ng empanada. Yan. Ang harina ko nito guys na nilagay ay 1 cup and a half lang siya guys. Pero tingnan natin kung ilang magagawa natin ito, kung ilang piraso. Actually guys, ito hindi po siya pangtinda pangkain na, pero kung gusto niyo gawing pangnegosyo ang empanada, mas okay. Malaki din ang kita ng empanada at saka malakas. Siyempre mas malakas ngayon yung in demand na ngayon ng foodie. Pagkain talaga ngayon ang importante sa tao. Yan. Yan guys. Ano lang natin dito, ipit lang natin dito na magiging yung plate para hindi siya bumuka at hindi lumabas yung ating palaman. Yan. Ang ganda rin sa empanada. Manu-manu lang sa paggawa ng empanada. Kasi kung may sarili akong bahay guys, promise, mag-business ako ng ganito. Sa ngayon kasi guys, wala pa ako sa Pilipinas. Kaya, ito muna. Gawa muna ng paraan para lang makapagluto ng empanada. Miss ko nang kumain kasi ng mga pagkain natin guys sa Pilipinas. Kaya, dito sa ibang bansa muna ako. Gagawa ko ng parang makakain lang ako ng favorite ko. Since wala kaming trabaho ngayon, day off namin, so itong ginagawa ko, makakain lang. Makagawa lang ng isang limpanadang masarap.
na siya, guys. Yan. Empanada a la liver. Chicken liver. Ngayon, itatry natin, guys, ang paggawa ng So, ayan na, guys, ang ating empanada liver. So, tinatry ko lang to siya ngayon, guys. Kasi wala pang nakakagawa ng empanada liver ang palaman. So, ito, tinatry ko lang siya ngayon kung anong lasa ng atay na gawing empanada palaman. So, let's go, guys. I-oven na natin siya. Sana masarap ang kinalabasan ito. See you, guys! This is our finished product or cooked product ready to serve. So, ngayon, guys, tikman na natin kung anong lasa ng ating empanada chicken liver. So, ngayon, guys, titikman na natin ang ating empanada with liver chicken. Ito na. Sarap. Pwede siya, guys, pang business. Guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe yan sa aking YouTube channel, please subscribe na po kayo. And don't forget, hit the notification bell para kung ma-update po kayo sa aking mga panibagong videos na i-upload. And comment down below in my video